sir. Ay, at wala sa nabanggit. Wala sa nabanggit, pero saktong-sakto to, men. Kasi three of the members of AP Bren ay mahihirapang lumapit sa Xavier. At gawin nila ng AP Bren, pati rin naman ng RSG ay magpa-level 4. Pero hindi nila nandito si Demon Kite. Ay, nasa likod, tinamaan si Pew dito. Flicker, nagamit niya. Ako! Tinamaan dito ng Missile Expert habang naibuga doon sa may batilikuran. First Blood para kay Black TZ, pero nasa likod din si Nats. Demon Kite ay mamamatay din. Double kill para kay Lam. Pwede pa siya makipagsabayan dito ng pumatay Kotter Inferno. Nats ay lalayo na muna. Pero hindi pa, gigil pa rin si Blab! Gigil pa rin si Blab dito! Nats! Umaatras na rin! Sabi niya, change target niya ako. Si Light na lang ang nanonorma rin ko. Oh pero no! Level 4 siya. Vengeance is up! And si Nats dito ay bumalik! Demon Kite with a kill! At si Ogin makakuha rin na isa! Tinamaan pa ng ulti dito ni Aqua at bagsak! Oh. Itong si Ogwen, di pa tapos! Di pa tapos! Wait lang! Oh, extended team fight! Mukhang i-reset na nila! RSG Philippines! Milking that entire fight. Ang lala ni Light doon. Nahanap siya ng level 4 for some reason. Oh. Landing the wild charge. Na-reset pa niya yung turtle gamit yung Guardian's Barrier. At kinailangan mag-back ni Kaltizi doon dahil level 5 na si Demon Kite. RSG. Grabe. Parang iba-iba yung kultura dito. Parang effective naman ang kanilang strategy dahil halos magkasabay lang pala dadating ang mga junglers in the turtle pit. Yeah, 5 minutes. Wala namang energy shields ang ating mga first tier turret. Kite-TZ, hawak-hawak na dito yung turtle. Demon Kite naman, nalilito na rin yung turtle dito. Pero sabi niya, sige, hero tayo, Light ang pupuntahan ni Black-TZ. Andun yung Dawning Light, pero hindi pa sapat yung damage. Demon Kite, dito napatalon lang. Nakakatakasan siya, pero hindi. Si Aqua'y makakuha na ng unang kill niya. Pero si Demon Kite naman ngayon, second kill rather. Pero si Kite-TZ with that turtle. Habang si Flap, Super Marco, makakakuha ng kill na yon. Atrasan sila, pero si Kyle gigil pa eh. Gusto niya kumuha ng hero dito, pero since nakalayo na, Orange na lang. Pwede naman po. Pwede okay pa nga itong easy. Po na nakatang emblem ka pa. Tapos Kyle TZ pa yung gumagamit. Kabisadong kabisado. At mukhang iko-contest pa nga yung purple. Hindi na reset. Naman, oh. Okay. Hindi na reset yung purple buff. At naagaw. Ay, hindi. Nakuha pa rin ni Demon Kite. Nakuha pa rin. Pero nakakatakot yun ha. Kasi kung naagaw yung purple buff, that means may isang full rotation siya. Na wala talaga siyang buff at all. Ay! Okay, sige. Pero ito na, Kyle TZ. Action ng gusto. Pero tatlong members mula sa RSGA, sinasalubong din si Kyle. Hindi naman namang gano'ng katapang. Mag-isa lang siya dito. Oh. Wala siyang pakialam. Pero andito yung orange buff. Pakukuha nga ba ito ni Demon Kite? Pero nabugahan pa rin ng so-called teamwork mula dito kay Kyle. Binatohan na ng langis na umaapoy at iba pa. At Kyle TZ ngayon, is yung zone out pa ang RSG. Meron pa rin Detona's welcome dito. Missile Expert na gamit na rin at parang ganun lang. Turtle Grabe. Secured para sa AP Bren. At tignan mo yung movements dito ng AP Bren. Right after nung turtle, abante agad. Knowing na walang papatay sa kanila at this point. Mahina pa yung composition ng RSG. Late game pa sila. At this point, dahil 3K yung lamang ng AP Bren, nagiging sobrang aggressive sila. Yeah, and looking at the power spike ng AP Bren, as you said, alam, ito yung maganda sa AP Bren, I would say, na alam nila kapag lamang sila, ipipilit nila. And this has been the quality that they've been showing throughout Season 13 at hindi talaga tinitigilan ni Kyle, oh! Ayun na naman, oh, kakain na naman dito si Kyle, parang gutom na gutom, pero si Demon Kite pinagsisipa yung ulo niya dito. Wait lang, Demon Kite. Andun na rin si Nats sa may bandang likod. Kaya lang, aatras muli sila dito. Pero, tuloy-tuloy pa rin eh. Pinush lang Brusco nila. Brusco Boys nila. For AP Bren. The Brusco Boys. Wow, and hindi lang sa pag-gym nagpapalaki, kundi dito rin, Ogwen with the setup. Ayan na naman. Pero yung torn apart memory ay hindi sapat para ma-takedown itong si Demon Kite habang si Nats. Flicker, final slash. Ito yung Dawning Light, pero hindi kasama yung damage yun. So say, with a Blame and Blazing Duet. Habang si Kite TZ naman ngayon, Red Trigger gagamitin niya. Pero makukulong siya habang si Flop. Andito na si Flop. Meron pa siyang Vengeance. Pwede niyang gamitin dito pero makakuha na ng kill. Itong si Kite TZ, Vengeance Pop. Para kay Kyle T, ay Flop TZ rather. Pero hindi pa tapos ito. Dawning Light again from Aqua. Pero sinasalo lang ni Kyle Ogwin at ni Flap. Nats with a 3-man final slash. Dito mo talaga makikita ang takisa ng mga world-class XP laners. Malala. Yun lang talaga gusto kong sabihin dito. Nats is on a different level. Pagdating sa mga... Defense na ang binibigay niya ngayon. Oh, physical and magical. Pero ngayon, ang kupuna ng AP Bren
eh sinisimulan na kagad itong unang Lord ng ating game. Grabe si Flak, tingnan mo naman. Napakatapang, available pa yung quarter hand niyan. Pero si Kusay ay nagbabasag na lang doon sa may bandang ibaba. Pero di susuko dito ang RC kung sino nagamit na. Pero nandun yung nakamula sa Lord, Kyle TZ. Secures that first Lord. Mukhang bot lane naman ang magiging response ng RC. Laban pa nila doon. They just have to focus on defending it. Pero tingnan mo yung AP Bren. In-advance na nila yung pag-cut ng mga lanes. Which means yung RSG para ma-scramble, ma-spread sila masyado sa depensang to. And look at the damage coming in from Super Marco. 1-1 man ang kanyang score ay talagang lumilipad yung damage niya. Nakapag-BMI na, humabol pa. Oh, yun nga eh. Naka-wind of nature na rin si Super Marco. So any moment, pwede na siya makipagsabayan kay Kusei, even Nats. Pero andito na yung Eternal Guard. Ang sakit ng poke, look at that. Si Nats dito, baba makakasabayan sa Flecker. And yung slash! Habang may ipit ata dito ng AP Bren sa maliit na iskinita, pero sabi, maliit yan, papasok ang iskinita, boy! Dahil nandito na ang AP Bren, babagsak si Kusay, same with Nats! Pero papasok na si Flaptease dun sa base ng RSG. Hindi pa tapos ang AP Bren. Tore lang ang magiging puntirya nila, sumasakit na rin yung damage mula doon sa Dawning Light. Pero hihinga ba sila? Hindi! Parang gusto natin na tapusin ito. Hindi na, Pahinga lang muna. 10 seconds para kay Kusei at pati na rin kay Nats. That must have been a great engage coming in from Nats. Pero parang hindi yata yung tamang oras para doon. Kulang pa sila sa damage. Kailangan nila mag-focus talaga sa defense dito for RSG. Oh no, pero andito yung turret. Talagang yun lang ang punteriya. Yung mga missiles ni Kasi si Ayon Tamaka, pero nandun yung one charge. Tatlong din naman. Blazing doon mula kay Kusei. Pero mabawa-flicker out lang muna dito si Super Marco habang nakikipagsabayan pa rin ang AP Bren. Dalawa na para kay Kusei. Sino magiging next casualty? Ibubuga ni Kyle doon sa may bater. Oh no. At ngayon si Super Marco ay bumabawi na. Nakaka-freak siya dito, pero si Aqua, speaking of free hit, sa likod nang galing yung Dawning Light. With a sliver of health. Sabayan. At i-contest itong Lord na to. 6K Gold Tail. Dapat bang mag-contest dito ang RSG Wolf o kailangan ba nilang ibigay ulit? Tingin ko, kailangan nang i-contest dito. Siguro kumuha ng mga heroes. Make sure na boy si Kusei at si Aqua sa dulo. Minus one, no? Kailangan mo nang kumuha. Pero si Light, tinamaan ng missile expert, Flaptease. Napakatapang talaga ni Flap dito, mga kaibigan. Pero hindi susuko dito ang RSG. Alam ni Flap na nandun sa may area na yun, sa may upper part, itong mga members ng RSG. Ngayon, itutuloy nila itong Lord na ito. Flaptease, nag-clear lang dun sa may bandang itaas. Habang si Kyle ay nakasilip lang. This feels like a trap. Pakidamdam ko, binibait lang ng AP Bren ng RSG na mag-engage. Anytime, pwedeng pumasok si Kyle TZ muli. At hinahanap na nga niya, Demon Guide, nasa harapan na niya. Hindi niya makain si Light, na-cancel yung ulti niya. Ako po, 7k yung buhay ng Lord dito. Andun yung ultimate. One charge! And Super Marco makakuha ng Lord na yun. Ngayon, takuha ng RSG, pero may ipit sila doon sa eskinita. Flaptease versus 3. Nasa may ipit din. Habang tinamaan din ang Dawning Light, pero di sapat. Dahil si Kuya, the fact na hindi na tinatamaan si Marco at Q nung mga Dawning Light, yun yung nagbigay ng lisensya sa AP Bren. This might just be the end game for AP Bren. Nag-aanap na sila ng angulo para tapusin ito at may wave pa na manggagaling sa baba. Kyle TZ waiting for his ultimate at wala pa ata siyang uhulihin dito. May lumabas na minions. Dawning Light na gamit na rin. It's a full 5v5 in the base. Okay, andyan si Nats. Actually, 6v5. Magiging 7v5 ba yan? Ayan na. 7v5. Andun yung ultimate mula kay Ogwen. Papasok na rin si Flap TZ. Si Aqua nagiging punteriya. Patay si Ogwen dito. Makakuha si Flap. Base locking na ang AP Bren at ang game number 1 ay mapupunta sa kanila. AP Bren still undefeated in MPL Season 13, pero pwede pang magbago yan in game number 2. Ah, wow! Amazing plays from Nats, amazing plays mula kay Flaptease. In the end, yung sacrificial play coming out from both Ogwen, pati na rin doon kaya Flaptease, sobrang calculated. Tumalon si Ogwen, alam niyang makunat siya, kinaya pa niyang iland yung kanyang ultimate. Yun lang yung way para talaga mahuli yung limang members ng side ng Ark. Dahil kung titignan natin ang Joy, even if assassin siya, isa siya sa mga assassin na item dependent. Yeah. So akay ka na lang dito if you're AP Bren. Meron ka namang clutch sa late game. Funny. Martis is good? Wow, funny, no? Pero funny. Oo nga, no? Ayun. Nakita ko kasi nag-appear sila ni Coach Naki. Talaga. Narinig ko yung sabi ko parang sa alternate universe ang sinabi. Funny mo na to. Funny mo na to. Kaso, nandito tayo sa universe ng Akai. Coach, funny ko na ba to? Coach, parang funny ko na to eh. Funny. Pero hindi eh. Kuha sila ng Akai, mas safe.
Pa-save, pa-save. Ayun, pasporita. Ay, iba na ba? Ang ginagawa kayo, gagawa ka ng event ngayon sa FB. Ah, okay. Hindi ko alam. Kala ko Grand Eyeball pa rin eh. Sorry. Oh, gawa na kayo ng event. Siguro, sabay-sabay na pagsayaw sa tapat ng MPL Arena. Yun. Okay. Sabay-sabay na paggawa ng TikTok habang nagtoturtle ang AP Bren at RSG. Okay, pero speaking of pasabay-sabay, sabay-sabay din na pagpasok. Si Light dito ay nasa may bandang likuran. Mababa mga buhay dito. Na doon yung Fury. Pero si Flap Tease makakuha ng turtle na yun. Heavy spin na gamit na rin, Kyle. At dito si Flap Tease. Petri! Ni Yu lamang itong si Demon Kyle. Pero si Ogren ay makakaligtas. Habang si Light naman ay mamamatay. Masyado malalim Nuts! Si Nuts! At hindi ka lang magbibigyan ni Kyle Tease. Takbo muna para kay Kusei. Demon Kyle, sinasalo lang yung damage. Pero na. Si Flap makakahabol. Tapak Cyclone Eye. At makakataka si Kusei dito. Pero purple buff na ang punti na ngayon ng AP Bren. Ayaw nila tigilan, men. Hinabol nila papunta sa susunod nilang gustong kunin. Sa ibaba naman na magiging punti rin nila. Gustong-gusto na ni Kyle at ni Flap na basagin itong Tori na ito. Pero si Demon Kyle ay makakasalubong niya. Aquay nandun with that Star Shatter. Pero hindi yun tatama. 26 seconds bago sa ating unang Lord. And speaking of the Lord Wolf, sa tingin mo ay kailangan bang ibigay ulit to ng RSG katulad nung ginawa nila ng Game 1? Lord 1, I think it, pwede naman nilang i-macro. So pwede nang ibigay, yes, but for the trade, nandiyan naman yung, yun yung dahilan kung ba't meron silang Benedetta for those kind of stuff. Okay, Circling Eagle, Heavy Spin. Dalawa umiikot dito, pero si Demon Kite ang mapupuruhan. Magiging muli na siya dito. Wow! At dilipad, kaya lang hindi umabot kasi si Flap ay makakakuha ng kill. Sayang, mid-air death para dito kay Demon Kite. That could have been such a play coming in from Light. Pero ngayon na 4v5 scenario na, mukhang medyo tagilid para sa RSG in this Lord fight. Tagi talaga. Parang sure ball na to. Ilista mo na para kay Kyle. Kahit wala silang heavy spin, may ulti pa si Ogwen, may ulti pa si Flap. Okay. Ngayon, Flap easy. Siya na lang ang po frontline. Circling Eagle, nagbabakasakali lamang si Light. Pero magiging daga rin siya rito. Kyle TZ with that Lord. Pero dun sa taas, tumatrabaho lang pala si Nats. Sinasabi natin na pwedeng gawin ng RSG for the trade-off na lang. The reason why they picked up this Benedetta para sa mga ganong klaseng plays. And then, AP Bren, hindi pa patayin. Pero wag muna kasi may mas malaki pa siyang gustong makita with that heavy spin. At actually, pinang zone out lang yun para makapag-push nila dun sa may top. Smart na naman mula sa AP Bren. Okay. Circling Eagle, gagamitin ni Light sa likod. Nandun si Nats. Wow. Pero mamamatay din yung unang Lord ng ating game. Walang magiging kabayaran doon sa Tore. Pero hinahabol nila itong si Nats. Kaya ba? Kaya ba today? Hindi, parang hindi nila habulan. Hindi yata kaya today. Oo, naghahanap na ng mga wall. May wall hopper tong isa eh. Ayan, no? Kaya ba today, men? Pero sasabayan. Ang sakit ng damage! Vengeance! Mula kay Flap TZ! Ang sakit din ng Tore doon. Kyle TZ nandito na rin. The TZ Bros. Pero si Light ay aatras ng muna at ibibigay na nila yung second turn sa ibaba. Habang lumilipad yung Matilda, binabangbang na ni Marco eh. Parang nag... Na kanyang Art of Thievery, I mean, madali na siya makakuha ng takedowns. No Malefic Roar needed para dito kay Super Marco for now. They really hit hard. At syempre, yung Oracle naman para kay CC, dito kay Flap TZ na ngayon eh parang multi-purpose na, hindi na lang anti-magic. Yeah, and meron pa rin bonus healing na nagsistack din sa kanyang passive na nagdadagdag pa ng spell vamp. Ngayon na nagbabadya na ang top lane push with the Lord ng AP Bren. Nasa mid lane ng lima. Hahanap sila ng play pero mukhang magbubuga si Aqua ng kanyang Astral Echo. Paano kaya bubutasin ng AP Bren to? Okay, basag yung gitna. Same with the top lane. Ngayon, may plano nga ba dito si Obi na sumit? Ito na yung set. Ngayon, Tori lang ang nakikita ng AP Bren. Heavy spin na nagamit na. No, normal lang dito si Pew, pero sapat pa! AP Bren! Yes, the series 2-0! Nana na bumibasic na kumuha ng game number 2! Yun ang nakita natin mula kay Pew! Wow! Kailan ko nakakita nun. But then again, naging epektibo ito, AP Bren. Malinis pa rin ang kanilang record. Undefeated in season 13. 6-0 na ang AP Bren at kitang-kita kung bakit sila M5 World Champions. Mauubusan na tayo ng mga adjectives na pwede pang describe sa AP Bren. Sa sobrang tuloy-tuloy yung kanilang success, yung mga storylines natin, nauubos na rin. Ganun kalala ang win streak na to at yung dominance ng AP Bren. At ito ah,
may dalawang kailangan pag-usapan dito. Ano yan? Kasi ang win streak na pinag-uusapan ay usually Blacklist Echo ang lumalabas na names. Pero mukhang may valid case na rin ang AP Bren in terms of the win streak. At ngayon makikita natin, show of sportsmanship, two world-class.